Simula po ito sa parang bulong lamang na halos hindi mo ba marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang tinig ng boses ng Pilipino ay palakas ng palakas hanggang ito ay nagiging sigaw ng pagkakaisa. At ang sigaw ng ating kababayan, kasama kami sa pagkakaisa. Kasama kami sa kaunlaran. Kasama kami sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kasama kami sa pagpaganda ng Pilipinas. Kaya po, ang akin nakikita na ang layunin ko, ang pangarap ko sa Pilipinas ay layunin din at pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya ang aking sinimulan na isang adhikain ay nagkaroon na tayo na tinatawag na kilusan ng pagkakaisa. Ang kilusan na pinagsasama natin lahat ng Pilipino. Pinagbubuklod-buklod natin ang galing at kakayahan ng lahat ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagpatuloy po natin itong natin nasimulan na kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy natin ang pagtulong natin sa bawat Pilipino. Dahil nasa ugali natin, ang Pilipino kapag nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay tutulungan. Ang Pilipino kapag nakikita na nangangailangan ng tulong ang kapwa Pilipino ay maghahandog ng kanyang kamay upang makadulot man lang ng konting ginhawa. Ito ang nasa puso ng bawat Pilipino. Kaya ipagpatuloy natin itong kilusan ng pagkakaisa. Dumadami na tayo, sama-sama na po tayo, nagkikita, nagkakasundo. At kahit na hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay, siguro naman mapagkakasunduan natin na tayo mahal natin ang Pilipino, mahal natin ang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ipagpatuloy po natin itong kilusan na ating sinimula. Ipagpatuloy po natin ipinagbubuklod-buklod ang ating mga kababayan para sa kabubuti ng ating kababayan at para sa mga naghihirap at nanghihingi ng tulong sa ating lahat. Lahat po sa atin na dumaan ng pandemya ay nakasubok ng kahirapan. Wala pong Pilipino na hindi nangangailangan ng tulong. Kaya dapat na po na tayo ay magkaisa. Dapat na po ay pagpatuloy ang ating kilusan hanggang tayo ay makatagumpay. At hindi tagumpay lamang ng halalang samayo, kung hindi ang tunay na tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino.
nakamtan natin itong tagumpay ng pagkakaisa. Makikita po natin ang ating mga kababayan na makabalik na sa kanilang trabaho, na may pera ulit sa kanilang bulsa, na mapakain nila ang kanilang mga anak, mapaganda nila ang kanilang tinitirahan, at kaya na nilang magbayad sa lahat ng mga pangangailangan na pang-araw-araw. At bukod sa lahat, na makapagbigay tayo ng pag-asa sa bawat isa na ang ating magiging kinabukasan ay mas maganda sa ating pinanggalingan. Huwag po tayong titigil dito sa ating kilusan na ito. Ipagkaisa po natin ang buong Pilipinas. Pagandahin po natin ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At tayo ay sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po. At mabuhay ang Pilipinas! Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Malaking bahagi ng sinasahod ng pamilyang Pilipino kada buwan ay pumupunta sa sigil ng kuryente. Ano ba ang mga kinakailangang gawin para mababa ang presyo ng kuryente natin? Gaano ba kahirap o kasimple ang prosesong ito? Kulang na ba talaga ang ating bansa sa mga pagkukuhanan ng enerhiya? At ano-ano ang bagong teknolohiya na nababagay sa ating bansa pagdating sa ng sapat, maasahan at abot kaya na kuryente para sa lahat? Paano ba natin gagawin to? Ang sistema ng ating kuryente ay binubuo ng tatlong bahagi: production, transmission at distribution. Unahin natin ang production. Pauubos na ang ating reserves sa malampaya. Dito nang gagaling ang 20% ng ating energy supply. Last year ay nagkaroon na tayo ng ilang red alert sa Luzon na nagdadala ng brownout. Ang solusyon sa produksyon ay ang pagpaparami natin ng ating energy sources. Ano-ano na ba ang meron tayo? Inumpisa na natin ang geothermal plant. Ito yung mga energy na galing sa steam mula sa ilalim ng lupa. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nasa Ring of Fire na tinatawag, kung kaya't marami man tayong bulkan, ay sagana rin tayo sa mga lokasyon na maaring i-develop na geothermal plants. Marami rin tayong mga hydroelectric power plant. Ang tubig sa loob at paligid ng ating bansa ay ginagamit bilang source of energy din. Sa kasalukuyan, itong mga hydroelectric power plant ay tinitingnan kung pwede palakihin para mas malaki ang magiging produksyon nila. Naumpisahan na rin natin ang mga renewable. Ito yung solar at wind power, gaya ng ginawa namin sa Ilocos Norte. Maraming lugar sa bansa ang pwede ng wind power. Kailangan lang aralin at magkaroon ng kaunting imahinasyon. Lahat ng lugar sa bansa naman ay pwede ang solar energy. Dahil malakas naman ang araw dito, basta't may lupa na hindi ginagamit, lagyan natin ng solar energy, meron na tayong pagkukuhanan. Pababa ng pababa ang presyo ng mga solar power plant kada taon dahil sa tuloy-tuloy ng paganda ng teknolohiya at pagbaba ng production cost at saka yung capital expenditure. Ang isa pang teknolohiyang aking paglalaanan ng pansin ay ang mga tinatawag na large-scale battery storage. Ang nagiging problema dati sa solar at wind power ay ang intermittence of production. Ibig sabihin, hindi laging umiihip ang hangin at hindi naman laging may araw. Pero iba na ngayon dahil napakaganda na ng teknolohiya sa large-scale battery storage. Ibig sabihin, may paglalagyan na ang nakokolektang power na hindi nagagamit na gagamitin na lang kapag kinakailangan. Naging successful ang mga unang planta ng Tesla sa Australia, sa Europe, sa Amerika. May ilan na rin dito tayo sa bansa. Ang San Miguel Corporation ay mayroong mga proyektong ganyan. Yung mga ganitong teknolohiya ay nababagay din sa mga isla natin na mahirap abutin ng traditional na transmission line. Napakalaking potential din na maging bahagi ang Pilipinas sa global battery manufacturing industry. Dahil ang isa sa pinaka-importanting metal na kailangan sa baterya na mayaman ng Pilipinas ay yung nickel. Isa na namang natural resource na maaari nating i-maximize para makasali tayo sa global rise ng teknolohiya na ito. Ang ating geographical location, ang ating natural resources, ang ating physical assets, katambal ng teknolohiya, lahat ito ay nagsasabing hindi tayo dapat mawawalan o magkulang ng enerhiya. Kaya't aralin natin at gamitin natin.
Nitong nakaraang mga linggo ay matapapag-usapan din ang nuclear energy kasunod sa paglagda ni PRRD ng Executive Order 164 panungkol sa National Position for a Nuclear Energy Program. Ito ay para sa paghanda ng ating bansa para makapag-develop at ma-explore ang nuclear energy bilang bahagi na ng ating tinatawag na Philippine Energy Plan. Ayon sa Executive Order ay 79% ng mga Pilipino ay sang-ayon sa posibleng rehabilitasyon ng Bataan Nuclear Power Plant. 65% naman ay gustong magtayo ng bagong nuclear power plant. At 78% naman ang bukas matutupa tungkol sa nuclear energy. Magandang pangitain ito at ibig sabihin ay, politics aside, mas nauunawaan na ng tao ang pwedeng maidulot ng tulong ng nuclear power plant. Basta't syempre, prioridad ang kaligtasan ng lahat. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay naitayo noon ay isa sana sa mga kasagutan natin sa nagaganap na oil crisis sa mundo. Kapag mas hindi tayo umaasa sa ibang bansa pagdating sa enerhiya, ay mas mabuti para sa sambayan ng Pilipino. Gaya na lamang ng pagtaas ng presyo ng krudo ngayong linggo na resulta naman ng naganap ngayon sa Russia at Ukraine. Wala tayong kontrol, wala tayong magawa. Kung kaya't hanggat maaari, aralin at bigyan natin ng pagkakataon ang iba't ibang klase ng enerhiya para makatulong ito sa ating pagiging independent kahit papano. Pagdating sa distribusyon, marami rin tayong kailangan ayusin, lalo na sa ating mga kooperatiba. Dahil nagbago ang patakbo ng ating kooperatiba mula nung itinayo ang mga electrical cooperative, nagbago rin ang pagpresyuhan, nagiging inefficient. Ngayon ay dahil nga nagkakaproblema tayo, marami sa kanila ay inaayos na nila ang kanilang mga problema. Yung iba pa nga ay nag-privatize na, ibig sabihin ginawang korporasyon ang mga kooperatiba. Halimbawa rito ay ang Iloilo City. Nabawasan ng 36% ang singil sa kuryente dahil nakapag-source out sila sa mas murang distributor na hindi ginawa ng dating mga hawak nito. Ngunit sa palagay ko, ang pinakamaganda ay maibalik natin sa dating sistema ang ating kooperatiba na ang nagpapatakbo ay yung mga miyembro na consumer din doon sa electrical cooperative na yan. Kailangan din natin tignan yung tinatawag na spot market. Yan ang merkado kung saan tayo nagbibili ng ating kuryente ay dapat tignan natin kung paano natin pababain yung presyo na yan para ang pagbili ng ating kuryente ay maging mas mababa. Ang pagpapababa ng presyo ng enerhiya at kuryente ay daan natin tungo sa kinabukasan. Maraming pagkakataon para sa ating bansa na nasasayang. Ito ang anggulo na kailangan nating maintindihan. Maraming mga negosyo mula sa foreign investor hanggang sa local na investor ang hindi nagpapatuloy dahil sa taas ng singil ng kuryente. Dahil kumataas ang gastos nila, ay tataas na rin ang production cost nila. Magmamahal ang produkto. Maraming mga negosyo rin ay hindi nagpatuloy dahil hindi maasa ang ating kuryente. Kung laging may brownout, hindi ito maganda para sa makinarya ng isang planta o factory. Kaya sa ibang bansa na lang sila pumupunta. Mahalaga ito lalo sa mga industriya ng manufacturing. At alam natin ang manufacturing industry ay isa rin sa mga susi para sa ating pag-unlad dahil itong produkto ng mga manufacturing industry ay ipinagbibili natin sa ibang bansa para pumapasok dito ang mas maraming kapital at salapi mula sa labas. Kasama na rin dito ang libo-libo mga trabahong malilikha ng mga negosyo niyan. Sa ating industrialization din, para isang moderno at makabagong Pilipinas, kailangan ng sapat na energy supply. Para maituloy ang build, para maituloy ang mga gusto nating transportation at communication system. Lahat po yan ang mga kailangan ng sapat, maaasahan at murang kuryente. Pati na ang problema ng kuryente. Kailangan natin ibaba ang presyo ng kuryente dahil